Bad news nga ito para nga sa team ng Los Angeles Lakers dahil itong si Rob Pelinka ay parang wala nang balak na trade na gawin this season. Pero bago natin niyang pag-usapan, eto nga munang si D'Angelo Russell. Dahil sa kanyang last 7 games ay nag-average lamang siya ng 10.6 points per game, 32% sa field at 26% sa mga 3-pointers niya, 46% sa mga free throws. Hindi natin alam mga idol kung ano ang nangyayari dito kay D'Lo. Pero halatang-halatang nag-i-struggle nga siya sa pagbabagong nangyari dito nga sa kanyang team. Ina-average niya this season ay lowest mga idol since kanyang rookie year sa NBA 2015. 13.5 points per game lamang ang kanyang ina-average. Inaasahan pa naman na siya ang talagang makikinabang sa Rudy Gobert trade dahil magkakaroon nga na naman ng isa pang lob threat ito ang kanyang team, meaning mas lulubang ang spacing at tataas din ang kanyang mga assist averages. Pero kabaliktaran na nangyari mga idol, hindi maganda ang paglalaro ni D'Lo. Pero sana ngay ma-figure out niya ito mga idol dahil kinakailangan nga siya ng Minnesota kung gusto nilang mag-compete sa playoffs. At speaking of playoffs mga idol, eto nga si Luka Doncic ay parang playoff mode na agad early this season. Kahapon nga ay kinalaban nila itong team ng Brooklyn kung saan panalo nga sila 96-94 at itong si Luka ay nagdala ng 36 points, 6 rebounds, 6 assists at 2 steal, 50% sa field, 55% sa kanyang mga 3-pointer. Sinama pa mga idol ang isang malupit na ankle breaker kay Ben Simmons. At alam nyo ba mga idol, ang ina-average ni Luka ngayong season ay tumataginting na 36 points per game, 8.4 rebounds and 8.3 assists per game. Parang NBA 2K my career averages mga idol. Ang hirap paniwalaan na ganyan ang tinatala ni Luka. Kaya nga siya ang front runner sa pagiging MVP this year. At kung may pagpapatuloy niya yan all throughout the season, ay for sure na mapapanalo niya na ang kanyang unang NBA MVP. At ngayon naman para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan na natin ang hindi magandang balita sa team ng Lakers at sa kanilang mga fans. Sabi ni Shams Aranya na ito nga daw si Rob Pelinka ang team ng Lakers ay magiging prudent sa kanilang mga first round pick. Ibig sabihin mas lalo nilang papahalagahan yon. At parang wala nga daw na balak na gawing big trade ito nga si Rob Pelinka, particularly itong si Buddy Hield at pati na rin si Miles Turner. Parang lumalabo na ngayon mangyari. Ang gagawin nga lang daw na ito ni Rob ay gumawa ng mga small moves para nga may improve ng kahit kaunti itong team ng Lakers. So mga idol, hindi magandang pakinggan ito kung ikaw ay isang Lakers fans. Early this season, 10 games in pa lang tayo. Parang sumuko na itong si Rob Pelinka na i-improve itong team ng Lakers. So parang ang lumalabas nga sa balita ni Shams Aranya patungkol kay Pelinka ay wala na siyang pake dito sa season ng Lakers. Parang suko na siya, gave up na agad 10 games in matapos ngang mapanood niya yung kanyang gawing roster. So mga idol, talaga namang maiintindihan natin ang mga Lakers fans kung mag-iinit ang kanilang ulo dito nga sa balitang ito. Dahil for the last 3 seasons mga idol ay ang ginawa ni Rob Pelinka sa Lakers ay unti-unting sinira yung kanilang 2019-2020 championship roster.